Dito nagsisimula ang lahat ng kwento ng Christine series. Story nito, very short lang. Si Emerald at saka si Marco, magkalaban ang kanilang pamilya. Magkaaway na mortal ang kanilang pamilya. Kasi si Emerald, ang tatay ni Emerald at saka yung kapatid ni Marco is tinadhana para magpakasal. Ang kaso lang, itong tatay ni Emerald, na-in-love siya sa nanay ni Emerald. At itong si Alicia, nabuntis siya. Pero ang pinapalabas ng pamilya ni Alicia mismo, nabuntis siya. At si ang tatay ni Emerald, ang tatay ng anak niya. So ngayon, ang tatay ni Emerald umalis, lumaya siya. Tapos hindi na siya bumalik sa tatay niya na si Don Leon Fortaleo. Tapos namatay na yung tatay ni Emerald. So ngayon, na-discover ni Emerald na yung tatay niya, buhay pa yung lolo niya na nasa Palawan. So nag-decide siya na gusto niyang puntahan ng lolo niya. At gusto niya din na para ma-clear yung pangalan ng tatay niya na ang lahat hindi totoo na nabuntis niya si Alicia, yung ganun. So ngayon, si Emerald, pinayagan siya ng nanay niya na magpunta sa lolo niya. So ngayon, nagbibiyahe si Emerald, dala yung sasakyan niya. Tapos habang nagbibiyahe siya, na-stuck yung lumiko siya sa isang way, tapos na-stuck doon yung sasakyan niya. Tapos may dumating na sasakyan, tapos si Marco ang sakay noon. Tapos doon na sila nagkitang dalawa. Tapos pero tong si Marco hindi niya pinahalata kasi hindi niya pa alam na si Emerald po ni Leon. So ngayon, ito si Emerald, nagsasabi siya kung itong way ba na to is yung papunta doon sa kay Leon Fortaleo. Tapos pagkarinig ni Marco yung tungkol kay Leon Fortaleo, kagad siyang parang nabigla siya kasi syempre kalaban nilang mortal. So, pero ang ginawa niya, inalam niya pa rin kung anong gagawin niya doon, sino pupuntahan niya. So ngayon, itong naman si Emerald, kasi walang kalam-alam, sinasabi niya na ang pupuntahan niya si Don Leon Fortaleo, kasi lolo niya, yung ganun. So doon, si Marco, parang doon siya nagkaroon ng idea. Ngayon, ang ginawa niya, hinatid niya si Emerald, tapos inibitahan niya na kinabukasan, iaayusin ni Marco yung sasakyan, pero kailangan siyang magpunta doon. So, yun ang ginawa niya. Si Emerald naman, kasi wala naman siyang kaalam-alam, hindi naman niya iniisip na big deal, na malaking bagay yung awayan ng pamilya. Sa kanya lang, gusto niya matapos lahat ng away. So, siya naman, nagpunta naman siya doon. Si Marco, inantay naman siya din ni Marco doon, tapos inayos niya yung sasakyan. Tapos, doon sila nag-usap-usap about sa family, yung mga nangyayari. Tapos ito, sinabihan siya ni Marco kung gusto niyang pumunta sa hacienda ng mga De Silva para makita ni Emerald yung sinasabi nilang kapatid ni Emerald. So ito si Emerald, pumayag naman kasi gusto niya lang makilala kung talaga bang yun ang kapatid niya o hindi. Pero baga sa sarili niya, alam niyang hindi niya kapatid si Bernard. So ngayon, ang nangyayari, pinayagan, nagsabi si Bernard, okay, bukas magkita ulit tayo dito, sabi niyang ganon. Sabi niya, sige, sabi niyang ganon. Dito tayo magkita, antayin mo ko. So, kinabukasan, yung pamilya, ayaw, hindi pumayag. Kahit nga lang sa sasakyan na ififix ni Marco, nagagalit din yung lolo niya. Talagang ayaw din siyang payagan. Pero wala silang magagawa kasi si Emerald, talagang naninindigan na walang kasalanan yung daddy niya at saka siya gagawa ng paraan para maayos yung lahat, yung ganun, yung away. So ang nangyari, pumunta si Emerald sa pagkikitaan nila ni Marco. Tapos yun, dinala na siya ni Marco sa bahay nila, sa hacienda nila. Tapos doon na nangyari na sinabihan siya ni Marco na hindi na siya makakalabas. So, ang nangyari, parang magiging ano na siya, parang nakidnap na siya doon. So, ito si Emerald, parang natakot din siya. Pero, nung na-meet naman niya yung nanay, parang, alam yun, nandun yung, ano na, maging civil, at saka maging,
hindi siya dapat gumawa ng bagay na alam mo yon na ikakasakit ng damdamin nung nanay ni Marco. So, yun na. Parang doon na nag-start yung love story nilang dalawa na ito si Marco pala, may gusto kay Emerald. Hindi niya lang alam kung anong dapat niyang gawin. Kasi syempre, di ba, may away yung pamilya. Kaya parang yun ang naisip niyang gawin. Tapos yun, si Emerald naman, habang tumatagal, nai-inlove siya kay Marco, yung ganun. Basta yun, parang napaka-sweet, napakaganda ng kwento nilang dalawa. Tapos, ang talagang naging kalaban lang talaga niyan na parang sama-sama ng ugali is yung tiyuhin nila, ang tiyuhin ni Marco na si Tiyo Alfon nila, ganun. Pero nung nagkita naman si Bernard at saka si Emerald, doon nakita ni Emerald na hindi niya kapatid. Parang doon na niya nafe-feel na hindi niya kapatid si Bernard. Pero wala naman siyang tulak kaibigan kay Bernard kasi si Bernard mabait naman, gwapo, patahimik, ganun. Pero parang hindi niya nafe-feel na kapatid niya yung ganun. So, basta yun. Ang dami na nangyari hanggang sa alam mo to si Marco, may nangyari sa kanila, si Marco at saka si Emerald, may nangyari sa kanilang dalawa kasi meron silang attraction sa isa't isa. Pero ito si Emerald, parang tinatago pa niya, parang mas gusto niyang sabihin na, kasi si, gusto niya sabihin na dahil nagbabayad lang siya ng utang para mawala na yung mga away-away, yung parang ganun. Pero deep inside, alam mo naman na may damdamin din siya kay Marco. So, after nun, yung parang dumating nung time na dumating si Jewel, yung kapatid ni Emerald, dumating si Jewel, tapos yung parang si Emerald nawala yung composure niya, parang naiisip niya na bakit ka nandito, yung lahat ng pinaghirapan ko, baka mawala na. So si Marco naman parang na-offend, parang feeling niya yung mga yung parang binigay lang ni Emerald yung sarili niya para doon sa pamilya, yung pagigantian, para lang daw mawala yung mga ganun. So, ang nangyayari, pero syempre, si Marco naman talaga, iba naman yung sa kanya dahil na-fall in love na siya kay Emerald. So, parang nakakatuwa lang na magbasa ng love story nilang dalawa. Itong sa The Devil's Kiss, dito ako nagsimulang, ito ang una-una kong nabasa. At dito ako nagsimulang mangarap na magkaroon ng farm or hindi ko masasabing hacienda kasi hindi naman kami kayaman para makagawa kami ng hacienda. So parang farm lang, maliit na farm, yung parang magkaroon ng mga hayop, magkaroon ng mga punong kahoy, mga punong kahoy na yun na may mga prutas. Ito talaga yung novel na to, yung Christian series na to, ang nagbigay sa akin ng pangarap na magpatupad ng ganong klase. Pero sad to say, no, lumipas na yung ilang taon, hindi ko pa rin nagagawa yung mga pangarap ko na yun. Pero anyhow, every time na magbabasa ako nito, nagkakaroon ako ng urge na, oh, gusto ko magkaroon ng farm, magkaroon ng mga palayan, magkaroon ng bakahan, yung parang ganon. Pero who knows, hindi natin malalaman kung mangyayari ba yan o hindi. Pero so far, isa-satisfy ko na lang yung feelings ko through reading. Kasi yung reading kasi parang minsan bago ka matulog, oh sana may ganito ako, nangangarap ka, nagde-daydream ka. So maybe someday matupad ko din yung mga hinahangad ko sa buhay. So kayo guys, kung hindi kayo nakapagbasa nito, ay talagang maganda yung series na to. Sobrang ganda. At ito ata yun, ano ata to sa ABS-CBN eh. Alam mo guys, nung pinalabas to sa ABS-CBN, never akong nanood ng palabas na yon. Kasi ayaw kong mawala kung anong meron sa nobelang to. Ayaw kong mawala sa pelikula, sa drama na ginawa ng ABS-CBN. Parang yung expectation ko sa gagawin nilang drama, ayaw kong bumaba. Yung sa binabasa kong ganito, ayaw kong yung taas-taas ng expectation ko dito. Tapos pag mapanood ko yung drama series ng ABS-CBN, baka
baka biglang bumaba yung expectation ko. Kaya, never talaga akong nanood. So, kung napanood nyo po yun, talagang dito yan nang galing. Dito yun na, ano, dito nila nakuha yun. Talagang, ang ganda. So, sa mga hindi pa nakapagbasa, go, magbasa na kayo. Kasi ito, magbibigay sa inyo ng inspirasyon. At saka, karoon kayo ng pangarap na gusto nyong abutin. So, ito, happy ending to. Lahat ng mga novel ni Miss Marta Cecilia, happy ending. Except lang sa nung namatay si Jewel, mga ibang episode. Pero may kagandahan lang din na nangyari doon. May happy ending pa rin. So, ito, umpisaan nyo ng manood ng Christine series. Pinopromote ko kasi wala na si Miss Marta Cecilia, pero pinopromote ko pa rin siya. Kasi sobrang ganda niya. Ito talaga yung mga novel na kailangan nyong i-keep, i-gawing collection. So, yun lang guys. Enjoy, if you have this, enjoy sa pagbasa uli. So, yun lang. Bye-bye.